Hi! Nasa Purnaga kami ngayon. Dinulat ko itong ating mga milyonaryang kumare. Minsan Kagawad, minsan Marites. Si Maribek, Maribek Gonong. At siyempre si Kagawad, ni Maya Di Guzman. Kumusta Kagawad ang sibuyas ng Purnaga? Ay, napakaganda po ngayon ang sibuyas ng Purnaga. Malinis. Malinis. Quality. Noong nakarang taon, may problema noon? Meron po, nag-spaghetti. Ngayon? Wala po. Bumawi? Opo, bumawi. Kaya lang po, kaninakane kasi pitay. Good size. Na, ilang latang yung tinanim? Wala pa akong tanim ngayon dahil natapos ako sa harabas ng nakaraan. Oo. Oo. Tulong na lang ito. Kanino itong sibuyas ngayon? Ito po ay sa Farmers Association ng Barangay Purnaga. Ay, may Farmers Association opo, kayo? Opo. Ano yun? Samahan ko na mga magsasaka. Ilan kayo doon? Mga miso sila. Magkano ang hulog nyo? Saan bawat ito? Isa? Bawat isa ba may saping puhunan? Kung paano kayo kumukuha ng pangpondo? Hindi ko po alam kasi ako ay hindi po member ng Farmers Association. Hindi pinagkatiwala lang po nila yung puhunan na ibinigay ko sa kanila ng DA. Kaya ito po siya. Totoo pala yun? Opo, pinagbigay po namin. Kasi po, magkano binigyan sa inyo? Pautang ba o bigay? Pautang po yata yun, sir. Bali 2.5 million. Wow! Pero konti pa rin. Wala kang dalawang truck? Wala po. Ay, kamahal ngayon eh. Magkanong kilo ngayon, Maribek? Magkanong kilo ngayon ng sibuyas? 60 po. 60 na? Oo. Eh, natulog lang ako. 55 ha? Bakit 60 na? 60 na po. Nasaan ang katarungan? Bakit sa inyo mahal? Iba ko po. Kasi yun po, sa dami ng bayer. At saka sa dami ng lugi nyo noong nakaraan. Ano? Ngayon po naman ay gumawi. Kahit pa paano naman po, gumawi ang mga magsasaka ngayon. Bumawi. Bakit maingay dito? Wala pong kuryente! Ay, nako! Para saan yung kuryente? Kapag ganito, nagbo-blower kayo? Hindi po maka-blower kasi hindi po kaya na ang generator. Kailangan, kala ko, ligtas na kayo sa brownout. Wala po! Kailangan din pala ng sibuyas? Opo! Ayun! Kailangan po! Ay, Maribek, kamusta ka na? Ito! Ba't hindi mo na hinihingi ang kalendaryo mo? Kanya pat mayaman ka na, hindi mo na ako pinapansin. Ayan. Ipakilala mo naman ang mga kasama mo. Kayo si... Marit Marit Santiago po. Santiago. At si Kasia. Oo, kaya sa TV. Oo. Ayan. Ito ang sibuyas. Matatapos na kayo ngayon? Hindi pa po. Marami pa? Marami pa. Nagsisimula pa lang ang magsaysay? Opo. Nagsisimula pa lang. Alam nyo ba may bagyo? Hindi pa. Kailangan laging handa. Pero nakita ko, may tent naman kayo eh. Pero at may bodega kayo. Ayan, okay na okay yan. Ilan ang members ng Farmers Association? Nasa 50 plus po. 50 plus. O, Department of Agriculture, maraming salamat. At nakita ko, in-appreciate ng farmers. Sila yung namili. At produkto ng kasama nila, yung binili. Magandang presyo. Tapos yung kita, inyo pa rin. Magbabayad din kayo. Samahan. Yung okay, maraming salamat. Okay. Ay, patakbo kang Kagawad, ano? Opo, patakbo. Ayan na, patakbo ka. Mga kabarangay. Ayan na. Uy, ikaw din, ha? Oh, ayan. Para alam ko kung saan ako mag-solicit. Ayan, katuwaan. Okay. Ayun guys, dito nga tayo sa Purnaga at binisita natin yung matatagal ko ng mga kaibigan na hindi ko nabibisita. At grabe, ang saya-saya nila kasi ang sibuyas ngayon, 60 pesos na. Noong nakaraang linggo, 56, ngayon 60 na. And then, ang maganda dito sa Purnaga, merong Farmers Association. At ang gobyerno nagkaloob sa kanila ng 2.5 million parang tulong pampuhunan, no? Kaya salamat po Pangulong Bongbong Marcos at sa Department of Agriculture sa tiwala ninyo sa mga farmers. Ito ay bunga din ng mga pag-iingay na ginagawa ng iba't panghanay ng mga magsasaka. Nagbunga hindi lamang sa presyo
kung hindi ang gobyerno, sinabayan din nila ng pagbibigay ng puhunan. Nung may association sila, meron silang pera, yung 2.5 million, pinamili nila ng sibuyas sa prevailing price. And then, nila, masaya sila dahil ang presyo ng sibuyas, 60 pesos na daw. Aba, nung isang linggo, 55, 56, ngayon 60 na, pataasan pa. Ito'y bunga ng pag-iingay na ginawa ng sektor ng magsasaka na pinakinggan naman. At nagpapasalamat ako sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos, sa pagtugon mo sa hinaing ng mga magsasaka. Hindi lamang sa pagtutok ng presyo, ganun din sa Senado, kina Senadora Cynthia Villar at mga kasama. Kung hindi yung pagpapahiram din ng pondo at pagtitiwala sa mga magsasaka. Ang sabi sa akin kanina ng mga kababaihan na yon, pinagkatiwala sa kanila ang 2.5 million pesos. Yung 2.5 million pesos, pinambili nila ng sibuyas. Una, sa prevailing price, mataas. Pangalawa, yung mga members nila, yun din ang nabilahan ng ikangay sibuyas. Wala namang masama sa mga traders. Pero ang mas maganda kung ang trader mismo, yung association ng mga magsasaka, doon nila mararamdaman na may pera sila. Farmers at saka yung association, kasi yung association, pag nangutang sila ng fertilizer, buto, ay hindi na yung interest na pangbumbay, kundi sa presyong at rate na sila din naman ang makikinabang o may dividendo sila balang araw. Alam mo ninyo, mahal na Pangulo at Department of Agriculture, kung pagkakaluban nyo daw sila ng 10 milyon, kaya nilang ibalik yon within few months. Pagkabili na pagkabili at pagka-deliver na pagka-deliver ng onion, balik na ang pera ninyo kahit may puhunan pa. Pero mas maganda wala ng interest. Pero willing din sila magbayad kahit na konti. Pero malaki na ang tutubuin ng mga magsasaka. So I'm happy to hear that, no? Hearing the feedback from the farmers ay talagang true enough na nararamdaman ang pamahalaan, no? So yan ang mga storya. Ni-remind ko lang sila na may papasok na bagyo, maaring bukas sa isang araw. Umiwas man o hindi, dapat ready. Basta may trapal ka lang, kayang-kaya na yan. At kinakailangan kung stories, biyahe na agad. Pero yung iba, hindi na nag-stories eh. Nagkalat ang buyer ngayon dito po sa Occidental Mindoro, lalong-lalo na sa San Jose at sa Magsaysay. So, masarap makipakinig ng mga feedback coming from the ground, no? So, kwentuhan, tawanan, at saka nakikita nila na yung mga coming days magiging maganda para sa kanila. So, yan muna guys, at sa mga kababayan nating Pilipino, ang produkto talaga ng Occidental Mindoro, lalong-lalo na ng San Jose at Magsaysay at Karating Bayan, ay itong mga high-value crops na ito, na katulad ng sibuyas. So guys, libot naman tayo. Ito kasi, bagong kalsada ito. Nakakatuwa na talagang the government is at work. Ito po ay Pornaga pa rin. Just after na tumawid ka ng ilog na nanggagaling ng Paklolo. Yung Paklolo po ngayon, ang lugar na dinarayo ng maraming turista sa amin dahil sa tinatawag na Magtangkob River. Pero sa loob, ang appropriate term noon ay Magtangkob Gorge, no, na stream sa pagitan ng dalawang malalaking bato na sa ibabaw ng mga bato na yon ay hill or plain land, no? So ito po yung daan papunta ng Bulalakaw to be open soon, no? Dito ka dadaan sa Hinango. Alam mo yung Hinango, old road dito eh, before, just before yung Oriental Mindoro Bulalakaw Magsaysay na daanan. Ito na yung original na daanan, pero sinimento. Matarik pero breathtaking view. Kikita mo, nag-i-invest ang pamahalaan. This is part of still a build your land project ng administrasyon na ipinagpapatuloy hanggang ngayon. Konting silip din sa Magsaysay,
Nagre-rest ang Kalabaw ngayon dahil sa wala pa silang trabaho. Pero just after ng sibuyas na makapahinga ang lupa at magkaroon ng karagdagang tubig, arya na naman ang mga magsasaka sa pagtatanim ng palay. Yung mga red bugs po na yan, ay nako, malaking pera po yan. Ano ho? At pagsasama-samahin mo kung ilang tonelada, ay nangangahulugan na makakabawi yung mga farmers natin sa mga pagkalugi nila sa nakalipas na mga panahon. So, this is part of the irrigation dahil nakikinabang sila pero still kulang ang tubig. No? We really need to be serious in reforestation. Canals will be nothing if there's no water flowing. And of course, ang imbaka ng tubig, ang natural na imbaka ng reservoir ng tubig ay ang mountain. At talagang, yes, pangalagaan natin ang ating kabundukan dahil yan ang pinaka-imbaka ng tubig para sa atin. Ano ho? Ito po ang life, ano ho, dito sa Mindoro. May mga na-concrete na pero still to go. Sana full na ang completion ng road at matutuwa talaga ang farmers pag talagang totally completed na yung kanilang roads, no? Dahil malaking access yung tinatawag na farm to market road. Ito ho, kung makukonek ng bridge, mas malaki ang matitipid na oras, at kung maibabiyahe naman by land, it will be better, ano ho. So piniplex ko lamang po sa inyo guys, ano ho, ang ikangay views dito sa parting ito. Ayan. And then, may beautiful caves po dyan na siguro soon ay papasukin natin yung Gapasan. Ito po'y bahagi ng magsaysay. Paklolo, Pornaga, Gapasan. Connecting naman ito sa main road o national highway. Medyo malayo-layo pa and poblasyon na. Or you'll turn left ay papunta ka na ng Nicolas, papunta na ng Oriental Mindoro. Uy, magandang hapon po sa inyo. Actually, nakabisita uli ako sa isang irrigation project dito sa Magsaysay Occidental Mindoro sa Pornaga. Titignan ko lang sana yung popular river destination na tinatawag na Magtangkob. Tinatawag naming Magtangkob River yon. Pero pag nandoon ka sa loob at napapaligiran ka ng rock formation at may string sa ilalim, ang tawag doon ay Magtangkob Gorge, no? Mga lines sa Amerika, sa Australia, pero hindi natin ginagamit dito. Tumawid kami ng kalsada na doon, Paklolo, dito Pornaga. At nagpapasalamat ako sa ating pamahalaan, most especially sa national government. Kasi nasimento na rin finally itong mga daan na ito. Tulay na lang, isang kembot na lang, panibagong kalsada na naman ito, papuntang Oriental Mindoro. Kumbaga, yung buong isla ng Mindoro, ang existing road to connect Oriental Mindoro sa Bulalakaw. Ingat ka, baka mahulog ka, cameraman. At doon naman sa... Ayan, nakantay doon. Pero so far yun, isang side ng Occidental Mindoro. Na kung hindi on yun, palay na. So thank you so much guys sa pag-watch. Buhay-buhay sa kanalunan. Sa ito po ang nagsusustal ng pagkain sa maraming parts ng Occidental Mindoro.